Paano nga ba magsimula ng negosyo? Ano nga ba ang mga kailangan para maging isang negosyante? At bilang isang babae, gaano to kaposible? We are Negosyante, ang programa ng mga Pinoy entrepreneurs. Ako si Rhoda Castro Caliwara, your resident Pinay entrepreneur. Samahan niyo akong alamin ang mga tips at ang mga dapat matutunan pagdating sa pagsisimula ng negosyo o ang pagkakaroon ng sideline. Simulan natin sa kwentong negosyo kung saan makikilala natin ang ilan sa mga Pinoy entrepreneurs na minsay sumabak sa mundo ng pagninegosyo at ngayon patuloy na nagtatagumpay. Nagsimula ang gotohan ni Sandra noong 2017 sa Mandaluyong sa kagustuhan niyang magkaroon ng pagkakakitaan. Sa maliit na halaga, kasama ng kanyang husay sa pagluluto, na itayo niyang isang munting gotohan noong siya ay 32 years old. Paano nga ba siya nagsimula? At ano-ano ang mga pwede nating matutunan sa gotohan ni Sandra? Got to Believe started in 2017 in our garage in San Rafael, Mandaluyong. That's our house. So it's a hole-in-the-wall restaurant. It started when I was in advertising company. I was a video editor. I'm a single mom, by the way. So my kid was calling me, and there are like 3 sleepless nights na hindi na ako nakawit. So when my kid was calling me, Inay, go home now! Inay, go home now! I cannot. Then again, because of those sleepless nights, syempre, kami mga office mates ko, tambay dito, rant because of the work. And then parang my friend opened up about a series na he actually pitched to a media, a network actually, a network, pero hindi siya na-accept. So he told me na parang, actually may pinitch akong series sa ganitong network, and then ang title, Go to Believe, it's a love story in a gotohan. And I was like, what? I want to build my own goto! Ganyan-ganyan. The name started there. The Go to Believe started there with my friend. And then, the rest is history. So I talked to my sister, ate. Tayo na natin yung gotohan, okay? Actually, Lugawan pa nga eh. Lugawan pala noong una. Pero because of the name, Go to Believe, we decided na parang, oh sige, goto na lang. At first, ang gusto kong mangyari, lahat ng kanin na may sabaw, goto, arroz caldo, lugaw, etc., etc. Pero, it doesn't really support the name eh. When I talk to my friends, tatay ako ni sarili kong gotohan, they were like, yuck, goto! And I was like, what? Hindi kayo pwedeng hindi pumunta sa gotohan ko. So parang sila, ako, anong ayaw niyo sa goto? They were like, ang ayaw namin sa goto yung kanin na may sabaw. Yung texture ng kanin na basa. Okay. So, that's where naisip ko na paano ko sila papuputin. Yun yung challenge. Paano ko papuputin yung mga ayaw sa goto, ma-convert ko to be a believer of goto. So, we came up with a dry version of goto. That's a goto fried rice na ang meron lang ay goto believe. So, naka-convert ko yung mga ayaw ng goto, na real goto, the standard goto, na kumain ng totoong goto. Ano pa ang problema sa goto? Pang may sakit lang yan, that's bland, walang lasa, etc., etc. I was like, no way, hindi. Sobrang sarap ng goto. My inspiration for Goto Believe came from all the street food. So, medyo parang I want to hit the higher market, higher target market. So, what I did, ginermay namin yung goto. So, from the plain goto, plain standard goto, we came up with skewers. So, nag-adopt kami ng mga isaw ng manok, chicharong bulaklak, tenga ng baboy, the Xbox, yun yung dugo, and then the bagnet, calamares, etc. So, we made it like a gourmet goto. So, from there, kami lang din yung first gotohan na nagkaroon ng gourmet goto na all the toppings was there. Hindi naging madali talaga for us. Why? Kasi nasa house lang kami eh. Hindi kami aircon. And then, yung house namin, yung kitchen namin, that was the room of my mom. And sinabi ko sa mom ko, Mag, so kung magtayo ng gotohan, okay,
oh, chugi ka muna sa room. Gagawin kong kitchen. So, medyo, okay, bilang ano, very supportive mom and a believer of what I want. Very supportive naman yung mom ko. So, from there, nag-start kami sa garahe namin. Yung garahe namin, naglagay lang ng tables. And then, nag-paint ako, as you can see, our mural. Gusto ko medyo fun. Ayoko ng pagdating sa loob. Goto, plain, okay. Ano pa meron? Ayoko na ganun. Gusto ko yung wow, ha! Kumbaga, very homey, very welcoming, and then anyone can really, parang kumbaga, you're just having fun while eating our goto. Siyempre, since we're the first gotohan na nag-enter sa ganong gourmet goto and loaded goto, medyo challenging for us talaga to sell it. Why? Because of the comparison of our price to the prices of the like goto in the sa mga palengke, karinderia, na what? 20 pesos? 25 pesos? You have your own bowl of goto. Sa amin, what? 90 pesos? 60 pesos? And it's very expensive for them. Nag-start kami sa isang house na hindi pa aircon. And then sa house na very simple, na dinadaanan lang, it's not commercial. So medyo yun ang challenging for me. But thank God, hindi kami pinabayaan. Talagang ano, from one person to another person, word of mouth, social media, features in the media, natulungan kami, and then from there, nakalala kami. So, dumami yung mga believers talaga. So, and also, hindi lang believers eh. The branches of Goto Believe. So, from one branch, to the second branch, to the third, fourth, and fifth. Even during pandemic, nanganganak kami. And right now, actually, we plan to expand more. Hindi lang dito. Our vision, not only here in the Philippines, syempre gusto pa namin to reach international. Nung time na nag-start kami, ang pinaka-foundation talaga namin here in Goto Believe, we are family. Yung culture and yung vibe ng workplace mo, you should, you know, feel that you're working with your family. So, sa hirap at ginawa yan, tulong-tulong kami. And yun nga, di ba? Sa family mo, kahit mahirap, gagawin mo eh. So, same thing lang dito. So, all my staff, ganun sila. So, yan, mga ano, anak ko yung mga yan. Ako yung nanay nila. So, there, that's Goto Believe. Sino nga bang mag-aakala ng isang maliit na gotohan na may maliit na kapital ay papatok at magkakaroon ng 7 branches sa Metro Manila? Ang kwento ni Sandra ay patunay lamang na kapag ang negosyo ay sinimulan ng tama, ito ay may pagkakataon na lumawak at magiging successful. Sa panahon ngayon, itinuturing na modern-day hero ang mga nanay. Ang pagiging ina ay isang malaking responsibilidad. Kaliwat kanan man ang mga intindihin, kasabay ng walang tigil na pag-aaruga sa pamilya. Pero may iilan tayong nakilalang mga nanay na hindi nagtatapos ang pagiging superhero sa tahanan. Iba sa kanila, businesswoman. Kilalanin natin ang mga super nanay, mga ilaw hindi lamang sa tahanan, kundi pati sa serbisyo at pamumuhunan. Andito tayo ngayon kung saan nagsimula ang Mommy Teen's Home Kitchen, isang negosyo na nagsimula nung pumasok ang pandemic sa bansa. Ngayon, patok na patok ang mga authentic street food na ino-offer ng isang super nanay, Miss Teen Jonglai. Hi! Magandang araw sa'yo! Thank you, Miss Roda, for inviting me over. 2020 nung nagsimula, no? Yes. Ang Mommy Teen's Home Kitchen. That's right. Paano nagsimula? Ang nag-inspire sa akin of doing that dahil, of course, kailangan namin ng extra income. My husband had a pay cut, so kailangan ko siyang tulungan financially. So, yun yung nagpursigi sa akin to think of something na makakatulong. So, nag-start ako mag-resell-resell ng mga iba't ibang klaseng produkto. Nakaipon ako from there. Nakaipon ako ng small amount of money lang naman para makabuo ako, maka-form ako ng sarili kong
negosyo na masasabi kong sa akin. Mm-hmm. So, dun ko naisip na bakit hindi ko ilagay yung fishball sauce ko sa bote. Ito kasing fishball sauce na to, inaano ko to, eh, parang hinahanda ko lang pag may mga bisita kami sa bahay. So, yun lang talaga siya. Pero lagi itong pinilulook forward ng aking mga friends, yan, mga bisita namin. Yun talaga kasi parang una, matipid. Pag yun yung sinerbo, sobrang tipid lang kasi talaga niya. At the same time, masarap. Siyempre, alam mo malinis. So, hindi ka magda-doubt na kainin siya. So, there. Then from that, naisip ko na ilagay siya sa bote at ibenta muna sa subdivision namin. Dito muna sa subdivision. Eh, kasi that time, lahat online. So, parang patok ang online business talaga, especially during the pandemic kasi bawal lumabas ng bahay. As soon as I posted my product, yun na siya. As in, parang first post ko lang ay nakailan na akong benta. Parang, basta ang dami na niya. In other words, yung ginamit kong ipon or capital, nagdoble, nagtriple. Tapos, akala ko isang beses ko lang siya gagawin. Nagpost ako ulit hanggang sa dun na I started opening my own Facebook account. And then, I started selling it outside their subdivision. And then, from there, may mga nag-ask na to resell my product. Tapos, from reselling, ayun na, nagsunod-sunod na sila from different places na, different locations around Metro Manila, even nearby provinces. Umaabot na yung fishball sauce na. So, I started with fishball sauce. Yun talaga yung aming banner product. And then, dahil nga pumatok siya, dahil syempre, hindi makalabas sa mga hindi makalabas sa mga kapitbahay, ang mga tao para magtusok-tusok the fishball. So, and I made sure that it's clean, it's masarap, and it's mura. So, kaya natutuwa ako na tinangkilik ng ating mga customers yung hanggang ngayon yung ating fishball sauce. So from there, yun, nagdagdag na rin ako ng iba't ibang klaseng produkto from DIY sa malamig or DIY gulaman. Nag-i-innovate ako ng mga produktong street food na pwede nilang gawin din sa bahay. So yung sa malamig syrup, I also do that. Nilagay ko rin siya sa bote. Tapos yung sila na yung magtitimpla with free gulaman tub. Ayan. So, yun, nag-start ako doon. Sinunod ko na yung sa malamig. So, kompleto na. May sauce na tayo, may fishballs na, may gulaman na, may drinks na. Ano yung mga naging challenges mo nung nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo? Yung operational talaga is one of the challenges. Tapos yung anak niya, kinuha ko na rin to help us or to assist us. Yung pagising sa umaga para ako na rin mismo yung gagawa ng sauce dun sa mga nag-order sa amin. Husband ko, kailangan na rin mag-assist or mag-drive for us, mamamaleng cake. So, actually, it's really the operational side yung pinaka-challenging sa lahat. Lalo na kapag konti lang yung tauhan, yun yung very challenging. Pero I'm grateful na-overcome. Akala ko forever akong gigising ng 4 o'clock ng madaling araw or 3 a.m. ng madaling araw para lang gawin ko yung sauce or gawin ko yung mga produkto namin. But yun nga, we're grateful na talagang sa umpisa, mahirap talaga. Walang madali sa umpisa. But then, I believe na as we persevere, as we pursue, and as we enjoy what we do, ma-overcome natin. Siya para siyang muscle na hindi mo kasi na-exercise before. Yes. Tapos, nung habang tumatagal, kahit nakatikit, kaya mo na siyang gawin. Parang gano'n. Yes. Meron kang dalawang anak. Yes. At nabanggit mo nga kanina, gumigising ka ng 3 o'clock in the morning para umpisahan na ang pagninegosyo. And hindi biro ang pagiging mompreneur. No. Diba? So, baka pwede mo namang i-share sa amin or ikwento man lang sa amin ang itsura ng schedule mo sa isang linggo. Paano mo binabalance naman yung pagiging nanay at the same time, nagninegosyo? Struggle talaga is yung time. How to, paano ko ayusin yung oras ko without compromising my time with my family. But I have to also understand that this is also a blessing that God has given us during the pandemic. Kasi prior to pandemic, we're making ends meet. I need to make them understand that this is a blessing from the Lord. But at the same time, if they have a need, I will also have to set aside whatever I do. Parang, syempre, bago ako maging negosyante, nanay ako. First and foremost, nanay ako. So, kung ano man ang needs nila, meron man akong ginagawa, I need to set that aside.
Alam ko marami nga rin nakaka-relate no, sa ating mga viewers sa pinagdadaanan ng isang nanay at the same time nagninegosyo. Pero baka gusto mo silang bigyan ng mga tips, ng payo, Tin, kung paano magsimula ng isang negosyo habang ikaw ay ginagawa mo naman yung pagiging nanay mo. Kasi pwede magnegosyo sa bahay na hindi ka umaalis ng bahay. Sa akin kasi, I love cooking, for example. And nag-start ako sa passion ko na magluto. Yun yung ginamit ko para mag-start ng business. Hanapin mo yung passion mo. Tin, maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo sa ating mga viewers. Definitely, marami silang natutunan sa mga ibinahagi mo ngayon. Congratulations sa iyong Mommy Tin's Home Kitchen. Sa mga viewers nating nanay at mga soon-to-be mommies, marami pa tayong kikilalanin ng mga super nanay. Pero, paano naman yung mga single, mga iba dyan, yung mga may day job at mga estudyante? Meron pa bang time o oras para sumideline? Abangan sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin ang sikreto ng pagkakaroon ng racket. Alam niyo, excited ako ha, sa interview na to dahil makakapanayam, makakakwentuhan natin ang isang full-time working millennial. Pero at the same time, meron siyang racket, sumasideline. Okay, ating kilalanin si Miss Cessa, Cess Carr. Hi, Cess! Hello, Miss Rhoda! Cess, balita ko, okay? Marami ka daw racket, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, ang daming racket. Kwentuhan mo naman kami paano nagsimula, gaano nakatagal to, at bakit ka rumaracket. Ayun po. Yung pagraracket ko po, actually, medyo ano, tahimik lang yun. Tahimik lang na diskarte. Kasi di ba po, employee pa po ako ngayon eh. So, I'm currently working as a professional sa leasing and HR po sa isang foreign company. So, yung mga racket-racket ko, ginagawa ko lang siya with my leisure time. So, for example, pag magsi-CR ako, may chat ako niyan, nag-chat ako sa mga client ko na ginagawan ko ng mga bookkeeping kasi ako po yung nag-a-assist sa mga foreign company. By referral yon, ma'am. And then, kapag pa-uwi naman na ako, nire-ready ko na yung mga list of orders ko kasi meron po akong coffee business eh. That's the Cobin Coffee. So, sa gabi, nag-grind ako ng kape niyan while doing naman yung bookkeeping ko din. Tapos minsan kapag yung mga estudyante ko, I teach. Nagtuturo po ako sa mga foreign na bata din. So ngayon may face-to-face na ganyan. Somehow nahihirapan ako. Pero kailangan kong gawin. Kasi mahirap yung buhay ngayon eh. Madaming tumataas na bilihin. Okay, nagtuturo ka, nagbo-bookkeeping ka, nag-i-events ka. Pero ang pinakamatinding ginagawa mo, Cess, ay yung pagninegosyo. Meron kang pinasok na negosyo, kwentuhan mo kami tungkol dito. Yung Cobin Coffee, I started Cobin Coffee po 2020. That's the midst of pandemic talaga. Yung time na yon sobrang kabado ako niyan kasi maraming kumpanya po yung nagsara. And seeing yung company namin na hindi operational, kinabahan na ako eh, baka mawalan ako ng trabaho. So, kailangan ko mag-isip, ano ba yung product na in ngayon kahit pandemic? Ano ba yung hinahanap ng tao at nami-miss nila? So naisip ko kape. Kape. Dahil nung pandemic, na-lockdown din ako, Miss Rhoda. Tapos kape lang yung inuulam ko. At during that time, sobrang daming company nagsara, daming mga restaurant ang nagsara. So nakita ko yung kape, kahit sa bahay, pwede mo siya gawin. Diba? So that's the heart of Cobin Coffee. So I started with the niche na hinahanap-hanap ng mga tao. At the same time, you're supporting local kasi connecting with the farmers dahil the farmer din po yung mga magulang ko dati. Nakita ko na yung story nila, matutulungan ko sila ngayon sa part ko ngayon, sa edad kong to. Kahit hindi ko man sila natulungan nung time na yon na nagfa-farm sila, ngayon matutulungan ko sila. So, yun po yung goal ng Cobin Coffee.
to bring coffee at home. Magtimpla ng kape sa bahay para safe. At hindi lang pagninegosyo, hindi lang para kumita, di ba? Para tulungan ng mga farmers at yan ay advokasya na meron ka. Yes po, yes po. Pero Seth, 24 hours ang meron lang tayo sa isang araw. Meron kang full-time job, 8 hours yon. So may natitira pang ilang oras. So paano mo pinagkakasya sa dami ng mga racket mo? Ayun po. Sa gabi, so sa gabi talaga ako nag-i-start. Sa gabi po, nag-grind ako ng coffee. So lahat ng gin-ride kong coffee, sa umaga, i-deliver ko sila. Bago ako pumasok sa actual work ko. Pag during the actual work, syempre focus tayo sa trabaho kasi pinapasahod tayo ng boss natin, di ba? So focus tayo sa trabaho. Pagpasok ng lunchtime, dyan na ako open online kasi I have to update my students, di ba? Update ko din yung iba kong mga client, ganyan. So after the lunchtime, focus ulit tayo sa trabaho. Pagkatapos po niyan, pag mga 5 to 6 na, nililista ko na yung mga sure order na gagawin ko para sa coffee. Pagbalik ko sa bahay, gagawin ko yung grinding ulit ng kape at yung bookkeeping ko at the same time. Tapos kinabukasan, ganun ulit. Ganun. So every time na alam mo yung asarap sa feeling na hindi ka naghihintay ng sahod day, yung talagang payday na sinasabi nila, pero ang sarap sa feeling na every day may pumapasok sa iyo na income. So ganun yung naramdaman ko na parang it's a wise decision for me. Kahit maging raketera yung tawag sa akin, for me, proud ako sa pagiging raketera ko. Pwede bang malaman ang rason? Bakit sobrang pagraraket mo? Yung time kasi ma'am na hindi pa ako nag-i-start sa corporate world, ako lang po yung nag-work sa bahay. Tapos we're 4, yung kapatid kong panganay may family na po. Tapos yung kuya ko, nag-aaral pa rin siya noong time na inauna lang ako gumraduate. Tapos po yung bunso namin, kaka-start lang niya din sa work. So I'm not expecting her na mag-shell out na sa bahay. Wala naman pong work yung mama at papa ko, no? So naranasan namin yung gano'n, yung mga story na pinapaalis sa bahay. Kasi nagre-renta ka lang eh. Tapos maghihintay ka ng hinihintay ng buong pamilya yung sahod mo. Tapos pag na-delay ka ng one day, for example, 30 ngayon, tapos hindi pa nabigay, maghihintay ka pa ng one. Tapos hihintayin din yun ng family mo. So parang alam mo yung pressure na hindi lang ikaw pala yung naghihintay sa sahod mo. Buong pamilya mo. Hindi lang din yung buong pamilya mo. Pati yung may-ari ng bahay. Naghihintay din yung billing ng kuryente, ng tubig. So imagine, ganun yung pressure na naramdaman ko eh. So ayoko ng ganong feeling. Gusto ko gumawa ng bagay na sasagot doon sa ganong problema. So yun yung nakita ko. Yung pagraraket ng mga ganong bagay. Alam ko maraming nakaka-relate no sa mga kwento mo at maraming natutuwa, maraming natuto. Pero may mga gusto rin na gawin ang ginagawa mo. Sigurado ako dyan. Ano ngayon ang maipapayo mo sa kanila? For me, para sa mga kagaya ko at gustong maging raketera din in the future, come on, you have to start it now. You have to think talaga yung future mo, kung sino-sino yung mga matutulungan mo. Kasi it's a step forward eh. Kailangan mong kumilos. You have to take action. Hindi pwedeng na gusto mo lang, hindi pwedeng gagayahin mo lang. Kailangan mo din siyang pagplanuhan. Kasi challenges along the way, sobrang dami. You have to take action muna bago mo isipin kung ano na yung susunod. Magplano at umaksyon. Nako, ayan ah. Sa mga gustong kumita ng extra income, narinig ninyo sa Certified Raketera sa St. Cesar Sescar. Maraming salamat sa iyo. Thank you po. Puhunan ang sipag at galing sa pag-manage ng oras para kumita ng extra. Pwede nating itanong sa mga sarili natin, ano-ano nga ba ang mga kakayahan na meron ako? At alin dito ang pwede kong gamitin maging raket? Hindi laging madali ang pagsisimula ng negosyo o pagkakaroon ng pagkakakitaan. Pero dito sa Negosyente, naniniwala kami na basta't may marangal na dahilan, magagawa niya ng paraan. Mapababae, lalaki, may sariling pamilya o wala,
kayang-kaya mong maging negosyante. Ang puhunan, lakas ng loob, tiwala sa Diyos at karunungan mula sa mga taong nauna nang sumabak sa mundo ng pagninegosyo. I'm Rhoda Castro Caliwara at ito ang Negosyente, ang programa para sa Pinoy entrepreneurs na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next time.